Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? At para sa video na to, meron tayong home service. Papunta tayo ngayon sa Alaminos, Laguna. Sa part nga pala na to ay nasa daan na tayo from Lipa going to Alaminos. Nasa sasakyan tayo ni client. Nung mga oras na to ay napakadami ko realization sa buhay at sa pagiging dreadlock artist. Nung mga oras na yan, naiisip ko na napakalayo ko na talaga sa dating ako. Year 2019, isa akong 23-year-old single undergrad at unemployed na lalaki. Nung mga panahon na yan, hindi ko talaga sure kung ano bang gusto kong gawin sa buhay, kung saan ba ako pupulutin. Bilang 23-year-old, naiisip ko na siguro napapagulihan na talaga ako ng mga kasabayan ko. Yung iba kasi, graduate na ng college, may trabaho na, yung iba may pamilya na. Pero ako, yun, nasa bahay, tambay. Dahil nga sa hindi ako sigurado kung ano bang gusto kong gawin sa buhay ko noon, sa loob ng 4 na taon, nagpalipat-lipat ako sa 4 na university. HRM yung naging kurso ko nung college at eventually, hindi ko naman siya nagamit kasi gansidyo yung hawak ko sa kasalukuyan. Dreadlocks yung sumalba sa akin sa lahat. Nag-umpisa to sa hobby, pinagkakitaan, marami na ako napundar, marami na ako nakilala at marami na tinuro sa akin to. Natuto akong dumiskarte sa malinis na paraan, natuto akong makisama sa ibang tao at dito ko rin natutunan na hindi naman pala ako nahuhuli kasi hindi naman ito karera. Akala ko dati naliligaw na ako pero ang kailangan ko lang pala ay gumawa ng sarili kong daan. Sobrang thankful talaga ako sa dreadlocks kasi hindi ko naisip na someday kakailanganin ng mga tao yung service ko at hindi ako para magbahay-bahay para ipakilala yung sarili ko. Katulad na lang nito ni client, all the way from Alaminos, sinundo niya ako sa place ko sa Lipa City. Bali sa service na to, ako ay hatid sundo. Nakakataba ng puso isipin pero syempre hindi naman lumalaki ulo natin kasi pangarap lang yung dapat taasan, hindi yung tingin sa sarili. Hindi ko na para i-post pa yung mga positive feedbacks ng mga clients na ginagawa natin dito sa shop. Ayoko kasi magtunog mayabang sa sarili kong page pero syempre kung nakasubaybay ka rin naman sa akin, makikita mo naman sa bawat post kung gaano natin ginagalingan. At kung hater ka man, basher o silent supporter ng page, naniniwala ako sa sarili ko at one point, napabilib na rin kita. So, rekta na tayo dito kay client. Nandito na nga pala tayo sa place nila at ang client natin ngayon ay si Sir Koy Koy. So, kung nakita nyo yung itsura ng buhok ni client, talagang below minimum to o standard length para kabitan. Kung susukatin natin yung pinaka hair base pa lang ni client, nasa 2 inches lang to. Baka kasi may magtatanong sa inyo, hindi ba makakalas yan sa ganyang kaikli? Ito kasing si Sir Koy Koy ay naging client ko na last year, way back October. So, bali yung buhok ni client, hindi talaga siya humahaba. Nung kinabitan ko kasi siya last year, ganito talaga yung buhok niya, gato lang kaikli. Baka itanong nyo, kung dinredlocks ko na pala siya last year, bakit dinredlocks ko ulit ngayon? Ayon kasi dito kay Sir, nagkaroon siya ng health issue. Aksidente yata o emergency, basta kailangan niya tanggalin yung dreadlocks. So, yun yung reason kaya wala siyang dreads ngayon. Bali, hindi dahil sa maikli yung kinabitan namin, as recommended by doctor, kaya pinailis yung dreadlocks niya. Bali, sa session na to ay provided na ni client yung sarili niya extensions. At ang mga extensions na yun naman ay ako rin yung gumawa. Bali, hindi na namin siya i-re-repair, rekta kabit lang kami dito. Sa part na to, nakabit na natin lahat. Bali, 30 pieces nga pala yung extensions na kinabit natin kay client. Yan din yung same extensions na kinabit natin sa kanya last year. Ito isa sa mga reason kung bakit sulit mag-invest sa mga mamahaling dreadlocks kung quality naman. Kung first timer ka kasi, hindi lang kasi service yung binibili mo sa artist, kundi pati yung extensions niya. At kung dumating man sa point na magsawa ka na sa mga extensions na yun, pwede mo siyang alisin, pwede mo siya ikabit na hindi ka i-re-require magpa-repair kung quality yung nakuha mo. So sa part na to, naikabit na natin yung 30 pieces na extensions ni client sa 2 inches hair base. At dito na rin nga pala natatapos itong video na to. Maraming salamat sa kliyente natin na si Sir Koy Koy all the way from Alaminos, Laguna. At sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay nasa Lipa City lamang. Open po ako for home service, dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.